pwede kang bumatikos if it is affects public interest, if it affects public concerns, lalo na pag yung ginagawa ng isang politiko is in the performance of his official function, hindi bawal magtanong, hindi din bawal bumatikos. Right na din yan because we are in a democratic and a republican government. Lalo na yung mga nagtatanong, mga kababayan natin. Kababayan. Pinadaan lang sa pamamagitan. Yeah. So, hindi bawal yan as long as it affects public interest. So, ibig sabihin, yung word na censorship or prior restraint, ang ibig sabihin doon, humingi ka muna ng approval ng ating government bago ka magsalita. Bawal yan. That's why ang word na ginamit ng batas, freedom from censorship or freedom from prior restraint. Ibig sabihin, hindi ka kailangan humingi ng pahintulot ng ating gobyerno bago mo sila batikusin. Ano bang status ng SM pala ngayon, Kuya Mark? Ah, yes, of course, na may sabi nila, na-suspended daw. Yes, nirespeto natin yung proseso. We tried our best as much as possible to respect and to cooperate. Yung suspension kasi, 30 days yun. Immediately executory 30 days. Natanggap natin yung order nung December 21. So, yeah, binilang natin yung 30 days. After 30 days. Natapos noon, nung January 19. Kasi 31 days ang December. So, 19. So, today, January 20, nag-start na ang SMNI. So, tapos na yung suspension nila. And second, yung pag nag-file din tayo ng sagot na sa NTC, kasi nag-file tayo ng motion for inhibition that we receive it na denied nila. So, we will file a motion for reconsideration sa motion to inhibit. Kasi bakit nag-inhibit? Nag-file tayo ng motion to inhibit. Sila ang judge. Sila ang piskal. Sila ang complainant. 3-in-1. O, parang kape na 3-in-1. So, nag-file tayo ng motion to inhibit. Dinenied nila. So, we will file again a motion for reconsideration. And yung nag-file din tayo ng answer kahapon. So, hopefully, natanggap ng NTC kahapon yung sagot natin sa payatang nila na kasi nag-file din tayo ng bill of particulars kasi hindi namin alam kung ano talaga ang violation. We are asking na for clarification, ano ba yan, para masagot natin ng klaro. But dinenied nila yan. So we tried, based lang sa understanding namin, nag-file tayo na yung legal team ng SMNI, nag-file din ng answer kahapon. At asahan natin tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy yan. Oh, so hopefully, tuloy yan in the name of public service. I'll assure you, mananalo ang SMNI. Si Attorney Mark din, si Kuya Mark din, nasa likod dito nga kaso ni Tony Fowler. Yes, exactly. I used to be the lawyer. The lawyer tayo ng kapisanan ng social media ng Pilipinas, yes, na may resolution na ang fiscal's office na may probable cause for violation ng obscene publication against Ms. Tony Fowler. So naakyat na sa court, the court issued already a warrant of arrest. Then kahapon, nag-bail na si Ms. Tony Fowler ng 120,000 bail. So, tuloy-tuloy na yung kaso na yan. So, that's why, sabi ko nga, yung kapisada ng social media, we're acting like the watchdog of the cyberspace ng Pilipinas. Lalo sa mga obscene publication. So, example pa lang yan, isa pa lang yan, but may mga hinintay pa tayong mga resolution like yung mga A-listers ng Viva Max, na doon yun. Then, yung kay Pura Luca, and the other na mga dinimanda ng kapisanan. And lawyer lang po tayo niyan. Hindi ako complainan. Abogado tayo niyan. Walang personalan. So, walang personalan na ha. So, ginagawa natin yung trabaho natin bilang abogado. And sana sagutin ng nila. Kung naniniwala sila na wala silang kasalanan, in a proper venue, sagutin nila yan sa court. Speaking of freedom of expression and obscene publication, ano po ba, to what extent naman ang karapatan ng mga to? Yung freedom of press, freedom of expression and speech, they are not absolute. They are subject to the limitations ng ating government. So ano yung mga limitation ng freedom of... Hindi kasi pwede sabihin natin palaging freedom of press, freedom of expression. May mga limitation din. One of the limitation yung tinatawag na law on libel. Law on libel, for example, nagsasalita ka dyan na malicious naman pinagsasabi mo para makasira ka ng reputasyon ng isang tao, that's already libel. Dalawang klaseng libel, may tinatawag na regular libel, may tinatawag tayong cyber libel. Another limitation, Jane, yung tinatawag na obscene publication under Article 201 of the Revised Penal Code. Which ginawa ni Ms. Tony Yun ang allegedly. Kasi hindi pa naman napapatunayan. Allegedly, ginawa niya. So yung video na upload niya na nagdala siya ng mga plastic na mga sex organ na lalaki, parang himas-himas siya sa katawan niya. So ang tanong dyan,
is it freedom of press, freedom of expression? Is it considered an art? Mm. Yun yan. So may batas kasi tayo ngayon. Pag obscene publication, bastos na yung ginagawa mo, intentionally, pinakita mo kahit sa mga bata, mga minors, pwedeng may access doon. Yes. So that is already, hindi na matatawag na freedom of press yan. Kasi freedom of press, freedom of expression, yes, you have to do that, but not to expect na ma-corrupt na ang mindset ng tao, lalo na yung mga kabataan. Yun ang ibig sabihin ng obscene publication. Hindi absolute yan. They are subject to limitation ng ating government. Ano naman po yung tinatawag na freedom from censorship? Yung freedom from censorship, ibig sabihin, ano ba tinatawag na censorship? Kasi palagi natin narinig censorship or prior restraint. Ano ba ibig sabihin ng prior restraint? Ang prior restraint, bago ka magsalita, kailangan ka munang humingi ng approval ng ating government. Bawal yan. Oh. Hindi ka pwede humingi ka muna ng permit sa ating government, government natin, bago mo batikusin ang isang politiko. Okay, pero po pwedeng magtanong. Pwede magtanong, yes. Pwede bumatikos. Oh. Hindi lang magtanong. Oh. Pwede kang bumatikos if it is affects public interest, if it affects public concerns, lalo na pag yung ginagawa ng isang politiko is in the performance of his official function, hindi bawal magtanong, hindi din bawal bumatikos. Yes. Right na din yan because we are in a democratic and a republican government. Lalo na yung mga nagtatanong, mga kababayan natin. Kababayan. Pinadaan lang sa kababayan. Yun yan. So, hindi bawal yan as long as it affects public interest. Mm. So, ibig sabihin, yung word na censorship or prior restraint, ang ibig sabihin doon, humingi ka muna ng approval ng ating government bago ka magsalita. Bawal yan. That's why ang word na ginamit ng batas, freedom from censorship or freedom from prior restraint. Ibig sabihin, hindi ka kailangan humingi ng pahintulot ng ating gobyerno bago mo sila batikusin. Tama. Hindi mo kailangan humingi ng pahintulot ng any government agencies bago ka mag-exercise ng freedom of press or freedom of religion. So iba yung tinatawag kasi palagi natin i-balance, Jane, yung freedom of press, freedom of religion, and yung tinatawag na franchise, prangkisa. Ang prangkisa, that is a contract given by ng ating government through a legislation. May batas approved by the House of Senate and the House of Congress. It is not a right, it is a privilege. But once it is granted, it is considered as a proprietary right. Sa posisyon natin, attorney... Granted na eh. Oo. It means it is a property already of SFNI. Yes. Therefore, hindi pwedeng tanggalin anytime without compliance of the due process clause ng ating saligang batas. Mm-hmm. Sabi nila, prerogative daw. Prerogative yan kung mag-renew ka. Mm-hmm. Kung mag-apply ka. Mm-hmm. Prerogative yan ang mga congressman at sa mga senador. Mm-hmm. Prerogative. Discretionary nila yan. Yes. But if na-approve na, hindi na discretionary yan. Proprietary right na yan ng franchise holder na dapat respetuhin. Tama. Dapat kung gusto nila tanggalin, dapat i-comply muna nila ang due process clause ng ating saligang batas. Yes. So hindi basta-basta na tanggalin kasi ayaw nila sa mga katanungan. Ayaw nila sa news reporting, tanggalin nila ang prangkisa. Hindi ganun. Oo. Kasi sabi ng batas, it is already considered as a proprietary right once it is granted. Therefore, kailangan i-comply mo na ang due process clause ng ating saligang batas. Hindi yun, pa, yun ang balancing of the legislative franchise in the freedom of press and freedom of religion. Oo. Sa SMNI, attorney Kuya Mark, may nilabag ba yung ating right to freedom from censorship? Yung ginagawa nila, sa tingin ko, parang ganun ang nangyari. That is already violation ng freedom of prior restraint. Kasi, parang gusto nila na humingi muna ng pahintulot bago sila tanungin. Dapat kinonsultan nyo muna kami, tinanong muna kami. Bago muna sa broadcast, live broadcast. So, bawal yan because we are in a democratic country. Yes. So, ibig sabihin, a democratic country, kailangan talaga ang mga politiko, mga public servants, they should not be on your skin. Dapat hindi kayo balat sibuyas. Ang ibig sabihin doon, kung pumasok kayo sa politika, pumasok kayo sa gobyerno, ibig sabihin doon, handa kayong batikusin. Kasi kung ayaw mo magbatikos, mag-resign kayo dyan. Wala kayo dyan. Dapat mag-private na lang kayo.
magtinda na lang kayo ng itlog doon sa sari-sari store. Doon, walang problema. Di ka mapatikusin doon. But if you are in Congress, you are in government, you are subject to public consumption. You should not be on your skin. Kasi pag on your skin ka, dapat wala ka dyan. Baka mali yung pinasukan mo sa buhay mo. Kung ayaw mong bumatikos, magpapatikos, umalis ka dyan kasi hindi ka bagay dyan. Kasi public office is public trust. And government officials should not be on your skin because if you are a government official, you are subject to public consumption. Ms. Lala, attorney, may katanungan dito si Ms. Fatima Torres. Good day, Sir Mark. Just want to ask why the NTC suspended the SMNI in which the programs of our beloved pastors being aired. Is NTC violate our freedom of religion? Yun yan. So I think there is violation of freedom of religion. Bakit may violation of freedom of religion? May ibang mga member ng kingdom na hindi makapunta sa simbahan kasi senior citizen na, naka-wheelchair na. So ang gagawin nila, yung tinatawag na spiritual food nila, kinukuha niya yung spiritual food through the preaching of Pastor Apollo Sikimuloy. So ibig sabihin, kung tanggalin yung TV, tanggalin yung radio, yung spiritually, magugutom sila. They were deprived of their spiritual food. Lalo na, na worldwide. Ang worldwide yan. Hindi naman makakapunta personally sila dito. And they're all watching. For example, yung sa ibang bansa na gusto makinig sa preaching ni Pastor Apollo Kibuloy. Nawala. Dahil, paano yung mga senior citizen na hindi na makalakad kasi baldado na. Gusto lang makinig. Gusto lang manood. So they were deprived of the spiritual food. And that is in violation of freedom of religion. Yun yan. And second, ang NTC, hindi dapat sila magpadikta ng ating Congress. Ang NTC kasi is quasi-judicial. They should conduct their own investigation bago sila mag-suspend. Hindi dapat na mag-base sila sa kanilang suspension of the recommendation or the resolution ng ating House of Representatives. Hindi yung basihan, hindi yung batayan. Hindi pwede basihan yan. May kasi sarili dapat ang NTC. The investigation of the House of Representatives is in aid of legislation. Ang investigation ng NTC is in the exercise of quasi-judicial function. So in violation ng separation of the equal protection, equal separation. The separation ng ating different agencies like the Legislative Department, the Executive Department, and the Judiciary Department. Ano naman po itong freedom from subsequent punishment? Ang freedom of subsequent punishment, ibig sabihin doon, dapat pag magsalita ka, dapat wala kang hinihintay na punishment. Kasi yung iba, natatakot magsalita kasi after nila magsalita, baka mamaya, may warrant of arrest na sila doon sa likod. Ganun yan. Subsequent punishment. Freedom from subsequent punishment. Dapat walang punishment sa in the exercise of freedom of religion, freedom of expression. But sabi ko nga, freedom of expression is not absolute, subject to the limitation like loud libel, like obscene publication. But freedom of religion, freedom of expression is not absolute, but it is one of the highest constitutional right. Therefore, any government agency na gumagawa ng rules, gumagawa ng batas, gumagawa ng desisyon na maka-epekto sa freedom of expression, like yung desisyon ng NTC, mga MTRCB, mga ganun, ang ruling sila are presumed unconstitutional because that affects freedom of press and freedom of expression. Presumed unconstitutional. Kailangan muna nilang i-justify na valid yung desisyon nila. Kung hindi nila ma-justify yan, the presumption will prevail. And that presumption is that decision or that ruling or that order is unconstitutional. Example nito, attorney, yung nangyari kay Eric, hindi ba? Or sa mga, madalas, sa mga hearings din, di ba? Yung freedom from subsequent punishment. Mga resource person. Ang resource person, very clear yan. Resource person, ang ibig sabihin ng resource person, resource niya hindi sila accused. Even the accused should be respected. Even the respondent, I've been a lawyer for how many years? Ang mga akusado, nirespeto. Mas mabuti pang akusado ka sa isang criminal case, nirespeto ka pat doon ka sa Congress para ginigisa doon. Diba? And nakalagay po sa ating salikang batas, the right of a resource person should be respected. Ibig sabihin doon, a resource person, bisita! Ano ba gagawin mo sa bisita mo? Ibubuli mo?
At saka hindi lang sagot yes or no. Hindi lang. Ibisita mo. Explanation. Bigyan mo ng kape. Ayun. Bigyan mo ng lunch. Usapin mo ng batido. O hindi, yung pasigaw-sigaw ka dyan. Pasigaw-sigaw, tapos yung mga sigaw, wala namang laman yung sigaw ninyo. Tapos ikaw content. May risk pa na to cite you in contempt. Dahil yun sa subsequent punishment. Yan ang sa subsequent punishment. Ayun. Yun yan, yung sabihin, freedom from subsequent punishments. Ayun. Napagandahan yung bawa. Ms. Lala? Yes, last question. May liability bang isang tao kung i-criticize niya ang isang official conduct ng isang public official? Ito yun. Ito yung relationship natin, Jane. Yung pagtatanong. Ang pagtatanong, hindi bawal. Yes. Hindi din bawal ang mag-criticize. If you criticize a government official in the exercise of his official function. But kung i-criticize mo siya bilang isang asawa, i-criticize mo siya bilang isang private person, yan, pwede ka maging liable doon. Na-liable ka na liable. But if you criticize a government official in the performance of his official function, that is freedom of press. Ang tawag doon sa ating batas kasama, Jane, yung tinatawag na qualified privilege communication. Under the principle of qualified privilege communication, as long as hindi mo mapapatunayan that that statement is malicious, freedom of press yan, freedom of religion. So therefore, hindi, kung i-criticize mo isang government official, hindi ibig sabihin libelous yan. Actually, you are just exercising freedom of expression. And nakalagay po sa ating saligang batas, freedom or right to information. Ano yung tinatawag na right to information, Jane? Yung ibig sabihin doon, right ng taong bayan makialam. The right ng taong bayan malaman. Saan napunta ang kwarta ng bayan? Don't forget, public office is public trust. Very clear sa ating saligang batas. Sovereignty. Sovereignty resides from the people. And all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, ang kapangyarihan ng ating presidente, vice-presidente, senador, congressman, mayor, governor, konsyal, galing sa taong bayan, pinagkatiwala sa taong bayan. So therefore, dahil pinagkatiwala lang yan sa taong bayan, ang totoong may kapangyarihan under the democratic principle ang taong bayan. Therefore, kasi ang totoong may kapangyarihan ang taong bayan, dapat ang taong bayan pwedeng magtanong, saan ginamit ang kwarta ng bayan? Ang tanong, paano gagawin ng taong bayan? Ang dami ng taong bayan. Paano yung si Pedro doon sa probinsya namin, doon sa Agusan? Yung probinsya namin doon sa Basilan, paano magtanong? Saan ginamit yung pera? Paano gawin ng isang ordinaryong si Pedro, si Juan de la Cruz? Ano niya gawin? Yes. Through the media. Ang media lang ang pwedeng mag-balance of this time or situation na normally hindi talaga balance. Ang mayaman sobrang yaman, ang mahirap sobrang mahirap, ang mga ordinaryong Pilipino hindi pwedeng magsalita, magtatanong sa ating mga congressman, sa ating mga governor, sa ating presidente, senador. So paano gawin niya ng isang ordinaryong Pilipino? Gawin niya sa tulong ng ating media. So yun ang ginagawa. Ayun ang ginagawa. And that is part of freedom of press, that is part of freedom of religion, and that is part of the democratic principle of the Republic of the Philippines. Next question. Attorney Mark, masasabi niyo sa pagbanta sa inyo nung second hearing na kayo ay i-contempt dahil sa pag-post niyo ng illegally detained na sila Ka Eric at Dr. Badoy. Nako. Pagbanta yun, but don't forget, ang contempt power ng ating Congress. That's why mahirap kasi yung tinatawag no low knowledge is more dangerous than over knowledge. Bakit? Ito yung isang congressman ito, hindi abogado to eh. Nagmamayabang lang but hindi siya abogado. So akala niya ano yung contempt power? I think kulang siya ng seminar sa mga power ng mga congressman. Bakit? Ang contempt power ng isang congressman iba sa contempt power ng korte. Ang court may tinatawag na direct contempt, may tinatawag na indirect contempt. Ang direct contempt yung nanggugulo ka sa proceeding sa korte, direct contempt.
ang indirect contempt, nanggugulo ka outside sa korte. Yes. In this case, is a Congress may power ba of contempt? Yes. But only direct contempt kung nanggugulo ka doon sa hearing, sa committee meetings, committee hearings. But kung may sinasabi ka outside sa court, wala kang authority. Tama. Wala kang authority to do that. Wala kang constitutional right to do that. Mm-mm. Bakit? Wala yan sa ating saligang batas na ang mga congressman may indirect contempt power. They only have direct contempt power. Meron ako nakita doon, attorney, doon sa hearing ninyo, sabi, nakita ko ang post mo dito sa Facebook. Dapat i-delete mo yan. I think follower ko yun. Follower ko siya. Thank you sa naging follower ko yung congressman na yun. Follower ko or stalker ko. Dalawa na yan. Kuya Mark, ano ba yung moral lesson na dapat tandaan ng ating mga kababayan pagdating dito sa freedom of religion and freedom of expression? Dito tayo mag-focus sa freedom of religion. Ang freedom of religion, ang ibig sabihin doon, right mo na maniwala. Karapatan mo na maniwala. Forever yan ibibigay sa iyo ng ating government. Hindi pwede ipagbawal ng ating gobyerno kung sino ang paniniwalaan mo, hindi pwede ipagbawal sa ating government yan. Ang pinagbawal lang, kung if you put your paniniwala into action and that action is illegal, that action is criminal, yan, pasok na ang ating government dyan. Yun ang tinatawag na police power of the state. And second, yung non-establishment clause, ang ibig sabihin doon, ang ating government, ang Pilipinas, walang official religion. Kasi kung otherwise, kung may official religion, may violation na yan sa tinatawag na non-establishment clause ng ating salikang batas. Dito naman tayo sa freedom of press. Ang freedom of press and freedom of expression is one of the highest protected, the most protected, one of the most protected constitutional right, yung freedom of press and freedom of religion. Dapat respetuhin yun ng ating government, and the government officials should not be on your skin. Huwag kayong balat sibuyas. Kasi if you enter government, ang ibig sabihin doon, subject kayo sa public consumption, subject kayo sa public criticism, subject kayo sa mga marites. Kung ayaw nyo dyan, hindi umalis kayo, magbenta kayo ng balot, punta kayo sa sari-sari store, magnegosyo na lang kayo, walang problema. But if you and government and in the exercise of your free, of your official function as a government officials, dapat asahan mo na talaga na i-criticize ka kung ayaw sa'yo ng taong bayan. Because